kalun po, mga kapatid. Brother Hosea Ezequiel Bautista. Congratulations nga po pala sa lahat ng mga nasa UNICAP Batch 1. So nakita po ang inyong pagsisikap, pakinggan ng mga lectures, at makatugon sa mga assignment. Kaya nga, nandyan po kayo sa chatroom ng Batch 1. At sa mga nasa Batch 2, congratulations po dahil nasa inyo ang buong pagkakataon para makatugon sa panawagan, lalo na nga't ngayon ay the year of the great harvest. So inaasahan na talaga magseseryoso tayo sa lectures at mga assignment. At sa mga magiging bagong enrollees, welcome po kayo sa UNICAP, mga kapatid. Alam ko po na ang pagtugon na ito na ginagawa ninyo sa panawagan ng panahon ay hindi maliit na bagay, ito'y may lakip na sakripisyo sa kabila ng inyong pagiging busy sa pag-aaral, pagtatrabaho, at pag-aasikaso ng iba't ibang mga bagay, narito kayo at nag-aaral kung paano maging kasangkapan sa dakilang pag-ani na magaganap ngayong 2021. Mga kapatid, kaya nga, tugunan natin ang mga kahingian at meron pong video na inilabas si Brother Joshua. Idudugtong ko ito sa video na ginawa ko. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. Shalom po, mga kapatid. 25 araw na lamang po. Malapit na po ang UNIBAP, unang ani sa taon ng pag-ani. Mga kapatid, sana hangarin natin na maging kasama tayo at maging kabahagi sa pagbubunga ng mga kaluluwa. At gusto ko po sanang ipaalala sa inyo ang ipinahagi po ng ating matandang pangkalahatan, kapatid na Yel. Sino po ang isinusugo ng Diyos? Walang iba, kundi tayo na mga magkakapatid, ang mga sugo ng Diyos. Ang wika ng Biblia ay maliwanag. Ngayon na ang panahon ng pag-ani ng mga bungang kaluluwa. Hindi kailangang maghintay ng mahabang panahon o 4 na buwan. Mga kapatid, kailangan na tayong magasi. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang bunga. Mababasa natin yan sa Isaiah 55:11. At umasa po tayo kapag tayo po ay bumahagi sa gawain ito ng pangangaral, lalo natin mararanasan ang pagpapala, ang gantimpala mula sa ating Panginoon. At ito po ay nakasulat sa 1 Corinthians 3:8. So he planting and he watering are one, and each one shall receive his own reward according to his own labor. At gaya po ng alam natin kasabihan na kung ano po ang ating itinangin, hindi ng ating aanihin. Kaya kung tayo po ay nagtangin ng bahagya, aani tayong bahagya na. Ngunit kung tayo po ay magtatangin ng sagana, aani naman tayong sagana. Kung tayo po lahat ay makikisangkot sa gawain po ng pangangaral sa pamamagitan ng pag-TTHM. Meron pa pong mga araw na nalalapit bago po ang araw ng pag-ani sa darating na Agapit 30, 2021. Meron pa tayong 25 araw. Gusto po namin ibalita sa inyo mula po sa mananambalatin bago po tumating ang pandemya na may bilang na 300. Tinagdagan tayo ng Panginoon ng panibagong 300 ng mga kapatid na naikayat po natin sumamba sa ating kataas-taasang Diyos. Kaya naman, ikayatin din natin sila na maging kabahagi po ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Baka meron po silang mga kamag-anak, mga anak, mga apo na hindi pa po natin kapatiran upang makasama po natin sa darating na UNIBAP, makahikayat sila ng mga kaluluwang magbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya dahil dyan, atin pong pakinggan ang ating matandang kapatid na Rijem. Lalapit na Unified Baptism o UNIBAP sa darating na
Agape 30, 2021. Kaya't hinihikayat ang lahat ng kapatid na tayo patuloy na sumangkot sa gawaing pangaral at maisamang mapabautismuhan ang ating mga THM sa araw ng Unibap. Kaya huwag nating sayangin na maging bahagi sa pagbubunga sa darating na Unibap. Ito ang unang bunga sa dakilang pag-ani na gagawin ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Loobin ng Panginoon, hindi lang kayo maging kasangkapang tagapangaral o taga-akay o mag-THM. Sana pala rin din na kayo maging kasangkapan sa pagbubunga. Ang Diyos na nagbubunga pero naging kasangkapan kayo. Bukod dyan, tulong-tulong tayo. Kung hindi man talaga sa iyo galing ang misyonin, kayo po sa Iglesia, mga mag-aaral ng UNICAP, magpaksa po kayo. Hindi po para gawing praktisan yung mga misyonin, kundi wala talagang choice. Kailangan kayong sumalang. Kailangan kayong mag-try o talagang yung try na yun ay talaga na yun. Actual. Okay, kasi kung puro practice, okay naman, pero iba yung actual. Ang tawag doon, experience. Ibang magturo ang experience, mga kapatid. Kaya nga, yung mga taga-Eklesia Himig, yung mga kabataan, nagpaksa, ewan ko kung napanood nyo na, maring hindi pa sila ganong kabihasa, pero ang Diyos ang tumatawag. Puso, hindi pong mga aral, sana po matuwarin po si Tia na malaman ng inyong mga banal na gawa, ang inyong mga gawang punong-puno na love at punong-puno na pag-iingat sa Kanya. Hiling namin, Panginoon, turuan niyo rin po kami mga magtuturo na maipahayag ang inyong nais, ang inyong gusto na aming masabi kay Tia at makita namin na para maging karapat dapat kami maging mga mananaral. At sa mapagtagumpay, meron din pong nagpaksa. So isusunod ko rin po dito ang kanyang ginawang pagpapaksa sa isa sa inaaralan. Mga araling pagliligtas. Yon. Ngayon, anong saan kaani bang iyong mga magulang? KIDKH. Ano ibig sabihin ng KIDKH? Kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Oh, tama po. Ngayon, anong po ang iyong napag-aralan? Tungkol saan? Sa Agape. Agape. Konting question lang po. Ano ang salitang Agape? Greek word. Greek word. Ngayon po, sino yung unang umibig sa atin? Panginoon. Panginoong Kristo. Ngayon, kung kayo po may mga nais i-THM, lalo na, kamag-anak nyo ba, anak, apo, pamangkin? So, pwede po nating aralan ngayong Agape Month at bunga rin ngayong Agape Month. Ano po? Maring isipin natin, akala ko ba yung papaksaan ngayon, next month pa dapat magiging bunga. Yun po sa mga bunga na walang kaanak na kapatiran. Pero kung kaanak ng kapatiran, halimbawa, laki sa iglesia, yun po'y kinukonsider. Pero dapat mapaksaan po ngayong week. Pag napaksaan ngayong week, may chance po na maging bunga hanggang Agape 30 sa Unibap. Pero siyempre, may mga kahingian yan. May commitment form ng mga RFB. Meron pong gagawing yung kanyang pahayag ng pananampalataya ng RFB. At may haranang gagawin sa mga RFB. So tulong-tulong po ang kapatiran. At lalong isa ka sa inaasahan na magiging kasamang tutulong para maging matagumpay ang unang pagbubunga sa inyong eklesya, sa inyong kampo, at para sa sakop, pastulan, sa kabanal-banalan. Mga kapatid, at kung kayo'y pala rin makasama sa Unibap, the best, paalam kayo sa nangangasiwa. No? Hindi lang kayo nagbunga, kayo po'y hindi lang nagpaksa, hindi lang nag-THM, nakasama pa sa Unibap. Okay, pero halimbawa, hindi ikaw ang nakapag-THM, naging kasangkapang kang nangaral, salamat sa Panginoon. Diyos naman ang nagpapalago.
Okay. O kaya ikaw ba'y, ikaw yung nag-THM, hindi man ikaw yung nag-mission, naging bahagi ka sa tagumpay ng UNIBAP dahil pinapagbunga ng Panginoon. Pero ito yung pinaka-the best. Ikaw na yung nag-THM, ikaw pa yung nag-mission, kasangkapan, at pinapagbunga ng Diyos ang iyong pagsisikap. Mga kapatid, gawin natin ang lahat. Ngayon, paano mangyayari yan? Reviewing nyo po ang mga pinag-aralan nyo sa UNICAP. Baka ngayon, di nyo na po alam ang vision mission. Abigkasin nyo lang lagi ang vision mission ng Kabanal-Banala Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Baka hindi mo na alam yung how to make people like you, nalimutan mo na ang dapat mo pang i-improve. Baka yung Godward Magazine, hindi mo pa rin naipapahiram sa mga dapat mong pagpahiraman ng mga Godward Magazine. Okay? So, yan yung mga tool, di ba? Entry point na tinuro po sa atin. Baka hindi ka pa nakapag-invite ng kapatid na makakasama sa batch 2 ng UNICAP. So, ibig sabihin, yan yung mga aralin o lecture na itinuro na dapat nagiging assignment natin. Yung iyong, yung name getting na magiging THM, baka nagawa mo nga pero hindi ka pa nag-attempt na may i-chat o kaya kausapin para makapagkaroon tayo ng pag-aaral. Pwede pong ilalagay natin sa isang chat room na papaksaan ng inyo pong mahanaim or kayo mismo, lalo na yung Map 1, no? Focus muna tayo sa Map 1. Kung puro Map 1 muna ang gagawin ngayong Agape Month ng mga UNICAP, mag-aaral ng UNICAP, okay lang po. At ang Mahanaim ang taga-doktrina at mga katulad. Mga kapatid, ayon sa paksa ng pasalamat, talagang walang dahilan para hindi tayo magbunga ngayon pong 2021. At sabi nga ng MP, kung magbubunga ka rin lang, iba ang unang bunga sa dakilang pag-ani. Kasi pwede kang maging kasangkapang magbubunga sa Jejurun Month. Eh. Pero iba yung Agape Month. Mga kapatid, iba. Okay? Sabi nga, ibang iba. Kasi yung nag-THM ka, na iba nagpaksa, at naging bunga, iba yun. Meron naman, hindi ikaw ang nag-THM, pero kasangkapang kang nagpaksa, at naging bunga, ibang bagay din yun. Pero ito yung lalong, magandang kapalaran ng isang nag-UNICAP. Ikaw na yung naging kasangkapang mag-THM, ikaw pa yung nakapag-misyon at naging kasangkapang magbunga. Tawag doon, ibang-iba. Okay? So mga kapatid, tulungan tayo ng Amang Hari na maging matagumpay ang UNICAP sa ating karanasan personally. Okay? At ang UNICAP ay naging malaking bahagi ng UNIBAP. At isa ka dun, kapatid. Ngayon pa lang kinukongratulate na kita. Ikaw man ay nasa batch 1 o nasa batch 2, ang mahalaga, pakasangkapan tayo na maging kasangkapang mangangaral, maghahasik ng salita, at tayo mismo ang inihasik, at tayo po'y papagbubungahin ng Panginoon, at tayo po'y mag-aani, kasangkapan ding mag-aani. Congratulations po sa ating lahat. Ngayon pa lang, masayang-masaya ang Panginoon sa ginagawa mong pagsisikap. Nakita ko po yung mga umahabol sa mga assignment, done watching ang mga nilalagay nila. Suggestion ko, sabayan nyo na po ng mga assignment at higit at lalo itong Agape Month. Maging kasangkapang kayong magpapaksa. Nandyan ang inyong mahanaim, merong papaksaan. Sumama kayo at sabihin mong, Brad, baka pwedeng ako po yung bumasa man lang ng talata o kaya Brad, baka pwedeng akong bahala doon sa unang bahagi, pampaksay agape. Tuloy-tuloy po tayo. Mga kapatid, agape namin kayong tunay. Alam yan ang Diyos. Miss pa po.